ang 2029 o ang 5790. March 20 natapat ang vernal equinox at ang unang kabilugan pagkatapos nito ay March 30. Kung kaya't malinaw na March 30 ang simula ng taon. Ang bawat mga oras na nagdidikta ng tamang simula ng buwan ay tama. Kung kaya't ang mga takdang kapanahunan na dapat na alalahanin at ang mga syabat ng buwang ito ay tama. April 27 natapat ang katapusang araw nito dahil ang kabilugan ay April 28 na simula ng ikalawang buwan. At ang katapusan naman ng ikalawang buwan ay natapat ng May 26 dahil May 27 ang naging simula ng unang araw ng ikatlong buwan. Kahit na ang kabilugan ng buwan ay 28. Ito ay dahil ang oras na ganap na 2:37 AM ay sakop pa ng May 27 batay sa oras ng Scriptural Calendar. June 25 ang huling araw ng buwang ito dahil June 26 ang kabilugan ng buwan na unang araw ng kasunod na buwan. Natapat na 28 araw ng buwang ito ang Shavuot ayon sa tamang bilang ng kasulatan. Ang mga mahalagang oras ay walang problema kung kaya't nakasisiguro na ang pagdiriwang nito, ganoon din ang mga Shabbat ay tama. July 24 natapat ang huling araw nito dahil ang July 25 ay kabilugan na unang araw ng ikalimang buwan. August 23 ang katapusang araw dahil ang August 24 ang kasunod na kabilugan na simulang araw ng ika-anim na buwan. Samantalang ang katapusang araw ay natapat ng September 21. September 22 ang unang araw ng ika-anim na buwan kahit na September 23 ang kabilugan. Ito ay dahil malinaw na ang saktong oras ng kabilugan ay sakop pa ng September 22 sa oras batay sa kasulatan. Sa mga mahalagang oras ay lahat tama, kung kaya't ang bawat takdang kapistahan at mga syabat ay siguradong tama. Natapat naman sa 21 araw ng October ang katapusan nito. Dahil ang 22 ay unang araw ng ikawalong buwan na siyang kabilugan at ang katapusan ay November 20. November 21 ang kasunod na kabilugan na unang araw ng ikasiyam na buwan at ang katapusan ay December 20. Ang ikasampung buwan ay natapat ng December 21 at ang katapusan ay January 18, 2030. January 19 ang kasunod na kabilugan na unang araw ng ikalabing isang buwan at ang katapusan nito ay natapat ng February 17 dahil ang kabilugan ay ang 18 at ang katapusan ay March 18 ngunit hindi pa ito ang katapusan ng taon dahil ang vernal equinox ay 20 pa. Ang kabilugan ng buwan sa kalendaryong pagano ay 20 rin natapat ngunit ang oras nito naman ay sakop pa ng sinundang araw ayon sa oras ng kasulatan kung kaya't malinaw na March 19 ang ikalabing tatlong buwan. Ngunit sa mga oras ay mayroon tayong problema. Dahil ang pagsikat ng araw ay mas nahuli sa paglubog ng buwan na magmamalina ayon sa aklat ni Canok. Ngunit ito ay 2 minuto lamang. Sa makatuwid ay pasok pa sa margin of error. Ito ay tinalakay sa taong 2020. Ang ating kabilugan pagkatapos ng equinox ay April 18 na simula ng bagong taon. Kung kaya't malinaw na April 17 ang katapusan ng taon. Sa taong ito ay malinaw na mayroong 13th month at ang lahat ng mga araw ay 384. Sa mga karagdagang impormasyon, mahalaga ang mga taong ito. Ang malinaw na tala ng bawat buwan sa taong ito na maaaring screenshot bilang inyong batayan sa pag-aaral ng Scriptural Calendar ay nasa ibaba. At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Maraming salamat po. Elohim bless us.